Tapos pasyalan ni Koo ang Hacienda Claparol sa Talisay, Silay City naman ang sunod na tinungo ng ating idolo. Ang Silay City ang tinuguriang Paris of Negros dahil sa tabi-tabing century-old houses na makikita rito. Alam niyo mo, itong bahay na ito ay kay Bernardino Malandoni. Nandito ito sa Silay City. At saka, alam mo maganda dito sa Silay City, no? Yung mga tao dito, they really made an effort to preserve the ancestral homes here. Kaya naman, ngayon, pinupuntahan ito ng mga turista. Para sa akin, I look up to people like that kasi naiintindihan nila yung value. And especially that they understand that it is what brings tourists in our country. And it is something that we should value or treasure. Lalagyanan kasi ng ice ito eh, di ba? Oh, alam niyo po ba ngayon, noon tinamo, ngayon ko lang nalaman ito na, ba, 10 pounds of ice were delivered daily to wealthy households, I guess this is one of the household, for which they paid 5 pesos a month, an amount equivalent to 3,500 today. Galing pa sa USA yung ice, can you imagine? Para lang pag may party sila, malamig ang kanilang inumin. Wow! Galing pa sa Amerika, paano yun? Hindi nagme-melt. Bukod sa Halandoni Museum, madalas din pinapasyalan dito ang Hofilenia Ancestral House at Balay Negrense. Sa Silay City, napakaganda po ng ginagawa nila dito. I am so amazed at how they were able to preserve houses like this here. Hindi lang po yung isa to, napakarami pong bahay dito. Pag lumibot kayo, halos lahat ng mga bahay dito nakapreserve. Halika na, tignan natin dito. Ang libro pa. Diba? Ganda. Di mga kabataan ngayon, makikita nila yung kung paano ang itsura ng mga bahay noon. This is about 90 plus years na. Bago tuluyang iniwan ni Koo ang Silay, naisip muna niyang mag-stop over para sa isang very important matter. Ito ang the best na fresh lumpia. It's my favorite from Silay City. Kaya pag pupunta kayo dito sa Negros, dadaki sa Bacolod, kailangan mag-side trip kayo sa Silay City kasi napakasarap ito. Lumpia! Natatakam na ba kayo sa itchinichibog ni Miss Koo? Eh nako, baka tumuloy na talaga ang laway nyo dahil bago ako makipagkita sa ating bida, magfo-food trip muna tayo!